Nakuna ng video ang paninita at paghuli ng mga barangay tanod sa isang residente sa Quezon City na lumabag umano sa curfew. Git naman ng hiduli, sinalubong lang niya ang delivery rider na magdadala ng in-order niyang pagkain. Nasa frontline ng balitang yan, si Lynn Olavario. Kaya nga, paano ko makukuha yung order ko? Sir? Kuha sa viral video sa Facebook ang usapan ng isang lalaking hinuhuli dahil sa paglabag sa curfew kagabi at ng mga tanod ng Barangay Apolonio Samson sa Quezon City. Eh, ebidensya ha. Hinuhuli ako ha. Eh, mga barangay tanod ha. Huwag nga naman. So, ayun ha. Gano'n ko lang naman ito, sir eh. Ba't ano yung... Evidence corpus ko lang ito, sir. Nag-aaral ako, sir. Criminology ako. Criminology ka, tapos lumalabas ka, ano na, ano nang oras. Ayun nga, purpose ko, sir, oh. Hindi mo nakita, sir. Ay, sa tapat pa ako ng bahay, sir. Ayun, oh. Dapat, salap ng bahay. Paano ko? Oo, tawa ko. Tawa ko. Parang nakakaluko ka. Hindi, tawa lang kita, sir. Kasi nga, ang labo ng ano mo. Oo, tapos... sige, ito. Yung isa, yung driver, minura ako niyan, ha. Ayan, minura ako niyan. Maririnig sa video na sinasabi ni LJ Cabangis na dinampot siya sa tapat ng kanyang bahay, gayong kinukuha lang niya ang in-order niya sa isang delivery rider. Naintindihan ko naman, sir, sa tapat ako ng bahay, sir. Paano ko makukuha yung drug food ko, eh, no? Si Mama pa kayo sa akin nung kinuha. Pati yun, di exempted, sir. Mamamatay na lang ako sa gutom niyan, sir. Bakit, sir? Minura rin umano siya ng driver ng mga taga-barangay. Pero ang mga tanod, di na rin nagustuhan ang asal ni LJ. Ay, di mo narinig, sir. Kaya pumura ako ng driver ninyo. Di nyo narinig, sir. Di nyo narinig. Pinag-aalang ko kayo nung una. Gumag-aalang pa ako sa inyo nung una, sir. Sabi ko, pagbigyan nyo na ako. Ay, no. Ay, no. Di ka lang gumagala. Ay, no. Anong ginagawa ko sa inyo? Di ko naman kayo binasto, sir. Nagpapaluanig lang ako ng maayos. Pinag-inalaan nyo ng nilisik mata ko. Pinag-inalaan nyo pa akong adik. Di ako nagsabi ng adik. Ikaw lang nagsabi. Pagdating sa presinto, ipinapadelete pa raw kay LJ ang video. Ngayon yung nagawa mo? Video, evidence ko to, sir. Ikaw yung nagawa mo. Lumabas lang siya para alalayan ang rider na naliligaw na noon. Pero sa kabila ng paliwanag niya, pilit pa rin daw siyang isinama sa barangay. Tapos nagkaka-atensyonan na po na, ano, na ayoko po kasi sa mama kasi valid naman po talaga yung reason ko. Kasi nung isa po, kala nila tumatakbo ako. Kala nila tumatakbo. Tinakbo nila ako dito. Sabi ko, sir, di po ako tataka, sir. Dito lang po yung bahay ko. Aminado naman si LJ na nakipagsagutan rin siya sa mga tanod. Nagka-attention na rin po kasi medyo lumakas na rin yung boses kasi kinukulit po talaga nila ako na kunin. Sabi ko, sir, di niyo po ako pwedeng uluin. Valid po yung reason ko. Essential po to. Pinakawalan na rin si LJ at inihatid pabalik sa kanyang bahay matapos mapagdesisyonan sa presinto na tama ang rason niya. Pero giit ni LJ... Kung hindi po matuturuan ng leksyon yung mga ganyan, paulit-ulit lang nila gagawin yan. Paliwanag naman ng administrator ng barangay, tungkulin ang mga BPSO na tanungin ang mga lumalabas ng bahay sa oras na lagpas na sa curfew. So verification lang po iyon sana na naging maangas din po kasi siya sa pagsagot sa ating mga BPSO. So kaya po hindi sila nagkaroon ng pagkakaintindihan agad. Iniimbestigahan pa rin ng barangay kung may ginawangang pagmamalabis ang mga tanod. Nagbabalita mula sa frontline, Lynn Olavario, News 5.